Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Twin Flame Connection para sa mga Pisces. Take what resonates kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Pisces. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pwede magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa'yo. Yung left side, ito yung person mo. Yung right side, ito naman yung side mo. Pero pwedeng maging ikaw itong nasa left, yung person mo yung nasa right. And by the way, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko lahat ng subscription ninyo, likes and comments. And also dun sa ating other channel, Madam PTV, may mga Pisces reading din po tayo dyan. Feel free to check it out. And by the way, sa mga nagtatanong din po kung ako po yung nagpa-personal reading, sa ngayon hindi po. I do have 3 jobs and may business din po ako. I'm also a mother of 3, so medyo mahirap po talaga. Very complicated yung time natin. And ito pong pagre-reading natin dito para sa channel ay sinisingit-singit ko na lang din po. So kung gusto nyo po ay mag-subscribe na lang po kayo para mas ma-follow nyo ako sa katuwing magre-reading ako. Okay? And yan, so let's start. Yung left side, ito yung person mo. Yung right side, ito yung side mo. Pero pwedeng ikaw tong sa left, ha? Yung person mo yung sa right. We have here separation. The butterfly is also here. So, possible na nagkaroon ng separation sa inyo nitong person mo. Nagkaroon ng paghiwalayan. Or sabihin na natin nagkaroon na ng pattern na hindi maganda. Kumbaga natapos na. Nag-end na. Pero nakikita natin dito na nag-evolve ka eh. During those times na wala itong taong to, naging mas better kang person. Naging mas okay ka. Yung inner child sa'yo na ilabas mo. Kung ano ka ngayon, gusto mo kung nasaan ka. Kumbaga kung ano ka, yung development mo, lahat ng yan. Naging mahirap man yung journey mo, pero nakita natin na naging maganda ka ngayon. Kumbaga the butterfly, you're already this butterfly. Sobrang hirap ha. Yung iba sa inyo dumaan sa pain, sa sakit, sa karma, lahat ng yan, pinagdaanan na ito. May mga nawala, yung iba sa inyo, possible na naging, I'm seeing balo dito sa connection. So, possible you are dealing with a balo, or pwedeng ikaw na ito na nabalo na, or something really ended na nag-cause sa'yo para makaramdam ka ng gantong hirap, sakit. Lahat ng yan, pinagdaanan mo. Yung iba sa inyo, may mga nawawala pa sa ngayon, hindi pa natatapos kung ano man yung nawawala sa'yo. I'm sorry, pero yun yung nakikita natin dito. So, a lot of things na nawawala, possible finances, or kung ano man ito. But you know, you're just not losing hope. You're still this kind of person with the world na very hopeful. You know, ang sakit ng energy mo, sobrang painful. So, maaaring past experiences to or hanggang ngayon pinagdadaanan mo. Pero at the same time, after nitong mga hindi magagandang cards na lumabas, there's a very beautiful new beginning waiting for you with the Ace of Cups. A lot of love here. So kung ano yung mga pinagsisisihan mo, huwag mong pagsisihan yan kasi dapat lang maranasan mo yan para mas maging better person ka ngayon. Of course, hindi ito yung sinasabi kong may kinalaman sa balo. Wala yon. Yung ibig ko sabihin, yung experiences. Yung feeling mo, this is karma na nangyari sa'yo. Tapos na or matatapos na ito. And there's this beautiful new beginning na naghihintay. Hindi lang yan ha. Tatlong major arcana yung lumabas sa side mo. Diba, after those painful cards na lumabas, 3 major arcanas, the world, the star, the hermit, Virgo energy, and also Aquarius is here. So, nagtatago pa nga lang sa ngayon itong mga beautiful new beginning na ito. Pero nakikita natin na dumadating. And also, I feel like you are in this, yung iba sa inyo mahilig sa gabi or talagang night person lang talaga. Yung iba naman talaga, they really love looking at the stars and very hopeful. Ngayon, minamanifest mo na yung mga bagay eh. Yung mga opportunity nandyan na lumalabas na. Regarding your person naman, sige, punta tayo sa person mo. We have your chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Also, a twin flame card. And we have your hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it.
Sa ngayon, nahihirapan yung person mong ialis yung sarili niya dito sa situation. Actually, nag-i-stand still lang siya. May panlalaban na nangyayari pero hindi ito with regards to your connection. May paglalaban ito sa mga bagay na ibinibigay rin sa kanya. Possible with the shadow side, may mga problems din siya pinagdadaanan. Pero nakikita natin dito yung development niya. So, kung ikaw nag-develop ka, same din sa person with the Six of Cups, person mo, you could be dealing with a professional or someone who is good at teaching, or yung passion niya is yung magturo or magtingin sa mga bata. Pwedeng ganun. Or yun yung job niya. Something to do with... No, not your person. Pwedeng ikaw din. Take what resonates. And nakikita natin dito na yung with the King of Swords, there's this problem na maaaring inaayos niya using his mind or her mind. Being sneaky yung energy nga lang niya. Hindi pa niya pinapakita sa lahat. Nagtatago pa siya sa shadow dito with the shadow side. Wala pa siyang lakas ng loob with the strength. Pero alam mo, in time, makukuha niya rin eh. Yung iba sa inyo na pwedeng dumaan sa separation or nakipaghiwalay sa past person, pwedeng mahiwala yan eh. Kung hindi buried or ano, kung hindi balo, pwedeng something to do with ending something, like pwedeng communication, relationship, or pwedeng marriage, ganyan. Mahiwala yan dito. And ang dami nyo nang natutunan dito. Marriage is also here, pero although hindi na maganda yung marriage dito, there's this engagement or development na nangyayari, which is nakikita ko dito sa person na ito. And also, sa energy mo as a person, nagkakaroon ka ng development. So, kung ano man yung natapos dito, with the axe, pwedeng marriage ulit with the wedding rings. Oh, so, possible talaga marriage ito, or someone who is very special, ha? Ang nawala dito sa connection ninyo dalawa. So, pwedeng nagkakaroon ng silent treatment sa inyo nitong person mo, pero matatapos na yung pattern na yan eh. Sa ngayon, hindi nga lang niya maipakita pa, being sneaky, kasi maaaring humarap ka dun sa mga bagay na yun eh. And hindi naman niya kayang i-present yung sarili niya, na maaaring iniisip niya, ay nako, teka lang, baka hindi pa siya ready kasi dumaan siya sa ganto, ganyan. So maaaring alam ng person mo yung mga pinagdaanan mo, kung ikaw ay ba inamatayan or nakipaghiwalay or hiwalayan. So hindi niya maipresent yung sarili niya ngayon dito, kasi maaaring dumadaan ka pa sa process na yun. Nakikita niya or alam niya. So may resistance, indecision energy. Pero nakikita natin yung new beginning soon to come na ito. Kaya lang medyo hintay-hintay pa, dahil naghihintay pa ng right timing itong person mo. Okay? Nagkakaroon siya ng interrogation sa sarili niya. Gusto mo ba to or ayaw mo? Parang ganun lang. Kung may ininterrogate siya yung sarili niya. Okay? Inner conflict ang nakikita natin dito. Okay, so, wala naman. Pero pagdating sa connection, this person is really looking forward na marami or malaki ang mapupuntahan nyo pa, or sabihin na nating patutunguhan nyo pa. Hindi pa siya nagtatapos dito sa ganito na lang. Nandito yung nakikita niya yung connection ninyo, na pag ikaw yung partner niya, marami kayong malalagpasan, lahat ng ibigay sa inyo, makakayanan ninyo. Nare-recognize niya yon. Okay? So, bibigyan niya ito ng chance, ipaglalaban niya ito, hindi pa nga lang sa ngayon, kasi nga, getting ready pa siya. Yung iba sa inyo, pwedeng nandiyan na, nagparamdam na. Yung iba naman, medyo nandito pa sa waiting stage, kasi nga, okay ka na ba talaga? Parang ganun. Parang may question siya, okay na ba talaga siya? Pwede na ba akong mag-ambisyon na makuha siya, makasama siya? Uncertain, hindi pa sure. Pero, andun na. So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe sa ating channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. Please. I love you all, guys, again. And thank you. Bye-bye.